ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tuwang-tuwang nagbalik ang 72 at ang sabi, "Panginoon, mga demonyo may sumuko sa amin dahil sa iyong pangalan." Sinabi naman ni Jesus, "Nakita kong bumagsak na parang kidlat si Satanas mula sa langit. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang yumapak sa mga ahas at alakdan. Masusupil nyo ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makapipinsala sa inyo. Ngunit maggalak kayo hindi dahil sa pagsuko sa inyo ng mga espiritu, kundi sapagkat nasusulat sa langit ang inyong mga pangalan. Nang sandaling iyo'y nag-umapaw sa galak sa Espiritu Santo si Jesus at sinabi niya, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at ipinamulat mo naman sa maliliit. Oo, Ama, naging kalugod-lugod ito sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala kung sino ang anak kundi ang ama, at kung sino ang ama kundi ang anak, at ang sinumang gustuhing pagbunyagan ng anak." Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila ng sarilinan, "Mapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnais makita ang inyong nakikita, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Tuwang-tuwang nagbalik ang 72 at ang sabi, "Panginoon, mga demonyo may sumuko sa amin dahil sa inyong pangalan." Ang muling pagtatagpo ni Jesus ng 72 alagad ay sadyang bukal ng lakas ng loob at kaligayahan. Karaniwang nagpapahayag si Jesus ng pagkadismaya sa kapos na pangunawa ng mga alagad at dahil sa kanilang bubot na pananampalataya. Iba ang pangyayari sa pagbasang ito. Masayang pinakinggan ni Jesus ang salaysay ng 72 mga alagad kung paanong gumalaw ang Espiritu Santo at nagdulot ng mga himala at kamangha-manghang mga bagay sa mga tao. Maging ang mga masasamang espiritu ay naipalalim sa kanila. Maiisip natin ang malaking ngiti sa mukha ni Jesus at kung paano kuminang ang kanyang mga mata sa kasiyahang habang nakikinig sa mga kwento ng mga alagad. Nakisalo si Jesus sa kaligayahan ng kanyang mga alagad at ang kaligayahang ito ang itinataas ni Jesus sa kanyang pasasalamat sa Ama sa langit. Kabisado natin ang ating mga kahinaan at kasalanan bilang tao, kaya't maaaring matakot tayo na ginagalit natin ang Diyos. Kung minsan, iniisip natin na kailangang gumawa tayo ng mga dakilang bagay para sa ikasisiya niya. Ang pagkilala ni Jesus sa simpleng pananampalataya ng 72 alagad ay nagpapakita kung paano natutuwa si Jesus sa ating mga simpleng paraan ng pagtalima sa pananampalataya. Pagsasagawa, hindi inaasahan ng Diyos na gagawin natin ang imposible. Hangad lamang niya na manatili tayong tapat sa Kanya para kumilos ang Kanyang Espiritu sa atin at sa pamamagitan natin.